Ang pag-uusapan natin ngayon ay properties of a parallelogram. Meron tayo ditong isang property ng parallelogram na ipapaliwanag natin at bibigyan natin ng example. So, simulan na natin. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Para sa kaalaman nyo, ang parallelogram ay quadrilateral at ito yung itsura niya. So, familiar kayo dyan, di ba? So, AB is equal to 5x minus 12 centimeters. And CD is equal to 2x plus 3 centimeters. Ano nga hanapin natin? So, una, what is the value of x? Number 2, how long is segment AB? So, bago ko sabihin sa inyo yung property na gagamitin natin, isulat muna natin ito sa figure natin o sa parallelogram natin. Ang AB natin ay 5x minus 12. Sulat lang natin ha. At ang CD natin ay 2x plus 3. So ngayon, paano natin makukuha ang value ng x or malalaman ang measure ng side ng parallelogram gamit ang properties ng parallelogram? So gagamitin natin ito. Opposite sides of a parallelogram are congruent. Eh sir, alin dyan ang opposite sides? Ano ang ibig sabihin ng congruent? So ang magka-opposite sides dyan ay AB at CD. So ibig sabihin, segment AB is congruent. So ito yung AB ha, at ito yung CD. At ganito naman yung symbol para sa congruent CD. So yung kabila naman, ang opposite ng segment AD ay segment BC. So ibig sabihin, segment AD is congruent to segment BC. So, ang ibig sabihin ng congruent dito, yung AB at CD ay pareho ng measure. Kung ano yung measure ng AB, yun din yung measure ng CD. At para ma-solve natin yan, di ba ang expression ng AB ay 5x minus 12 centimeters? Ang CD ay 2x plus 3 centimeters. Okay, so ipag-i-equal natin sila. Ganun ha kapag congruent. Okay, so 5x minus 12 is equal to 2x plus 3. Ulitin ko, pag congruent sila, ipag-i-equal lang natin sila. Okay, now, isolve natin yung x. Bring down natin yung 5x. Then, ilipat natin yung 2x sa kabila. Positive 2x will become negative 2x. Equals, bring down natin yung 3. Lipat natin yung negative 12, and negative 12 will become positive 12. 5x minus 2x, that is 3x, equals 3 plus 12, that is 15. Divide both sides by 3. And x is equal to 15 divided by 3, that is 5. So the value of x is equal to 5. Tandaan nyo ha, yan yung value ng x natin. Hindi yan yung measure ng AB. Okay? Eh sir, anong gagawin natin para malaman natin kung ano yung measure ng AB gamit ang value ng x natin? So diba, sa binigay, may expression tayo sa AB na 5x minus 12. Ang kailangan lang natin gawin ay i-substitute ang value ng x dun sa 5x minus 12. Ano yung value ng x? 5. Okay? So, substitute lang natin. So, sulat mo natin. AB is equal to 5x minus 12 centimeters. Okay? So, bring down natin. 5. Then, palitan natin yung x ng 5.
minus 12 centimeters equals 5 times 5, that is 25 minus 12 centimeters equals 25 minus 12, that is 13. So 13 centimeters. At yan na yung measure ng AB natin. Dali lang, di ba? Tandaan nyo lang kung paano siya isolve or kung paano yung proseso. So, kung gusto natin kunin yung measure ng CD, di ba, sabi ko kanina, kung ano yung measure ng AB, yun din ang measure ng CD. So, subukan natin i-substitute yung value ng X dun sa 2X plus 3. Sa isip na lang, 2 times 5, that is 10, plus 3, that is 13. So, pareho sila. Yung CD natin ay 13 din. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. So, ganyan yung kung paano i-apply yung opposite sides of a parallelogram are congruent, or segment AB is congruent to segment CD. So, sana marami kayong natutunan at huwag kalimutang i-like ang ating video. Marami pa tayong susunod. See you sa next video. Goodbye!